hindi gumagalaw yan. Oo, oh, hindi gumagalaw. Ano sila? Kasi na parang nalumos. Hello everyone, I'm Frenzel, and this is Peace, and welcome to Wiggly Tails TV. In this video, you're gonna see paano po namin na encounter yung pagpapaanak sa aming Shih Tzu na si Bella. Please take note po na hindi kami dog breeders, nag-aalaga lang po talaga kami ng mga aso. Love namin yung mga aso. Ito si Beast, siya yung aming unang dog talaga. And this is a learning experience for us. Yung pagpapaanak po sa kanya, before po ng delivery, talagang binantayan po namin siya and nagpa-consult po kami ng vet dito sa Cotabato City. So, sabi niya, on call naman siya, if may emergency during the delivery of Mama Bella, we can call him kasi on call siya and he can come anytime kung talagang emergency. Pero, normally daw talaga, just stay with the dog and ayun, i-assist lang po sila. And as much as possible, we tried our best para po ma-assist si Bella, keep her safe, and as well as her babies and her puppies po. It's been like sleepless days and nights. Inaabangan po talaga namin yung paglabas ng baby niya. Kasi every day, in that week, talagang umiiyak na siya. And then, nagsiscratch na siya ng mga floors namin, ng mga pader, ng mga aparador, ng mga upuan. A sign na manganganak na po siya. And then, 4 p.m. ng May 2, nanganak po siya ng first baby niya. So, after how many sleepless days and nights, ayun na nga, nanganak na si Bella. Nanganak siya sa ilalim ng sofa namin and ayaw niyang umalis. Although, nag-prepare kami ng whelping box niya at kung saan siya manganganak, ayaw niyang umalis doon sa ilalim ng sofa. So, kami yung nag-adjust lahat ng mga gamit na pin-repair namin, kung saan siya dapat manganak, is nilipat namin doon sa ilalim ng sofa. Madaling ma-distract si Bella kapag mayroong dumadaan ng mga tao. So, nakakalimutan niya na meron siyang baby. And nga pala, sabi din ng vet nung nag-visit sa kanya, maliit yung nipple niya. So, nung first baby na pinanganak niya, we tried breast feeding the baby girl. Pero wala nga siyang milk. So, buti na lang naka-prepare kami at nakabili kami ng goat milk. So, yun yung saan ba itong pupunta si Bis? Yun yung pinadudo muna namin doon sa baby niya. Makan mo. Sakit lang mo. Ha? Naman. Ha? Iyok-iyok lang din. Mami Bella. Yan, dito lang kami. Bantay. Mami Bella. O, ito o. Ito na mauna maglabas ba? Cute-cute ito paglabas, Belnor. Magkanda nga, ilabas mo talaga ha? Thank you.
Sige, iri Mama Bella. Iri Mama Bella. Yes, Mama Bella. Yes, Mama Bella. Malapit na. Yes, Mama Bella. Huh? Mama Bella. Push. Bella, Bella, kunin mo itong ano. Kunin mo. Oh. Oh no. Oh no, oh no. Oh. Yes, yes, yes. Gumagalaw siya, gumagalaw ulit. Buhay, buhay, gumagalaw siya. Please come here, ha? Huwag ka dyan, ha? Sige, cut the umbilical cord. Very good. 2 hours ang pagitan ng first baby hanggang sa second baby. And then, nung nanganak siya sa second baby, sunod-sunod yun. Second, third, fourth, fifth. And then, medyo matagal din ulit nung pagkatapos nung lima. Akala nga namin, tapos na siya manganak. Kasi parang, ano na siya, medyo pagod na siya. And then, she wants to sleep. And then, we're trying feeding her. Buti na lang po nanonood kami ng mga suggestions sa YouTube at saka tinanong din po namin yung vet nung nagbisita dito if pwede namin siyang bigyan ng Gatorade. Sabi pwede naman, safe naman yon kasi nakakabigay daw ng energy yon para sa kanya. So buti na lang talaga may Gatorade kami kasi ayaw niyang kumain kahit yung favorite treats niya, yung mga pagkain kahit tubig, ayaw niya. And then, yung Gatorade po, ginamitan namin ng medicine dropper para makainom siya. And then, eventually, nagustuhan naman niya. Yun lang yung gusto niyang inumin. And talagang nakatulong po yun. Ayun, may puppy na pumasok dito. Nakakalakad-lakad na sila. Good! Itim! Itim! Itim, itim. Hello! Girl, ulit. Ulit, puro ka. Ayun, ayun, may lumabas. Yes. Yan ang pang-apat. Girl pa rin. Suction, girl. Girl. Oh, girl power. Mama Bella, ako na ito. Mama Bella. Sa pagdating ng araw, hindi lang kami naman natin yung mga
Masyadong malapit yung pagkat. Ano, masan yung dental floss, gabi yung dugo eh. Ikot-ikot mo talaga yung mga. Sige, tapos yung mahigpit. Itali mo ng mahigpit lang. Oh no! Sobrang mahigpit na. Baby number 5 is a male. Tingnan mo, tinali lang ang kanyang puso kasi hindi lumabas yung kanyang placenta. Laman lang. Isabel. 45 minutes, hindi pa nasusundan yung baby ni Bella. So, akala ko tapos na. Kasi sabi din ng doktor, nung vet, siguro mga 3 to 4 babies lang siya. Kasi malaki daw yung mga puppies at yan niya nung pagpalpate nung vet. So, akala nga namin si Truffles yung daddy ng mga puppies. So, sige, tapos na yung panglima, baka tapos na siya mga anak. Then I decided na maligo muna ako kasi sobrang dumi na after how many hours ba naman eh talagang nag-asikaso ako doon sa nanganganak. And then paglabas ko po from banyo, bigla siyang nanganak. So, makikita po ninyo sa video mamaya na talagang tinawag ko si mama kasi hindi pa po ako nakagayak noon, hindi pa po ako nakaayos. Nanganak na siya. So, kailangan asikasuhin yung baby na yon. So, si mama yung nag-asikaso siya kay baby number 6 and kay baby number 7. Mama, nanganak siya! Ito na ang placenta. Wow! Poy. Ang naglabas ang placenta? Wow, daming tuta niyan. Yan, maliit. Baby number 7, baby number 8, baby number 9, no, baby number 6, baby number 7, 8, and baby number 9. Sobrang smooth na po nung panganganak niya. Parang chill na lang siya that time. And thank God, safe si Bella, safe yung mga puppies niya. And makikita ninyo sa Facebook page po namin yung update sa mga puppies. And yung intro po namin, makikita rin po ninyo sila dyan. May mga names na rin po sila. There you have it, guys. Yun po yung experience namin. Oh, that's Truffles, by the way. Yan po yung experience namin nung inasikaso po namin yung panganganak ng aming beautiful Shih Tzu na si Bella. Again po, hindi po kami expert. Hindi po kami dog breeders. Hindi po namin binibenta yung aming mga puppies.
Gusto lang po namin i-share sa inyo yung experience po namin kasi baka meron din pong mga tulad namin na mga fur mom or fur families na gustong-gusto mag-alaga ng aso and then may experience na merong buntis na dog sa kanila and then hindi nila alam anong gawin like us po. Kung meron po kayong mga suggestions, you can message us sa Facebook page po namin, Wiggly Tails TV. And please don't forget to like, subscribe dito sa YouTube channel po namin. Thank you so much and hope to see you again. Bye.